Midnight Man. Nagdadalaga pa lang kami ng kakambal ko nang maranasan namin ito. Ito ang unang kababalaghan sa aming buhay. 1980s pa ito nangyari. Pagiging biyahero ang ikinabubuhay ng aming pamilya. Biyahero, ito ang tawag sa mga dumadayo sa iba't ibang lugar para magtinda. Partikular na sa mga pistahan at kung minsan kapag Pasko. Mga damit, underwear at towel ang tinitinda namin noon. Lagi kaming sinasama nila tatay at mama noon. Kaming kambal lang, kasi yung ate namin ay nag-aaral sa kolehiyo sa Maynila. Tatlo pala kaming magkakapatid. Candelaria, Quezon. Nagtinda kami rito noon ng ilang araw. Bale, yung pwesto namin ay sa mismong bayan lang. Ilang araw kami roon gaya ng sabi ko. Ang ginagawa namin para makaligo at makapagbanyo ay nagbabayad kami sa barangay hall. Kung minsan maraming nakapila, kaya nagbabahay-bahay kami ng kakambal ko. Nakikiusap sa may-ari kung pwedeng makigamit ng banyo at magbabayad na lang. Isang araw, maraming nakapila roon sa barangay hall. Kaya ang ginawa namin ni Kambal, nag-ikot-ikot na naman kami. Pero lahat ng kinatok namin ay tumanggi. Yung usual kasi naming nililigo ang bahay eh walang tao. Sarado pero hindi namin sure. Baka kasi ayaw lang. So ayon, naglakad-lakad pa kami ng kapatid ko kahit parang ang layo na namin tapos. Wala nang masyadong kabahayan. May nakita kaming isang kubo, pero wala yatang tao kaya hindi na kami nag-abalang mga tok. Yung kubo na yon, malapit sa bangin. Hindi naman malalim yung bangin nung dinungaw namin ni Kambal. Sabay kaming napatingin noon sa isa't isa nang may ngiti sa labi. Kasi doon sa baba, merong isang sapa. Sobrang linaw ng tubig nito at meron pang maliit na falls. Madali kaming nakababa dahil may daanan pala doon. Lupa na ginawang korteng hagdan. May kahabaan yung sapa. At hindi pa man kami nakakababa ng tuluyan, may nakita kaming babae na masayang naliligo rito. Siguro matanda lang sa amin ng 3 hanggang 5 taon yung babae. Maganda ito at mahaba yung buhok. Palangoy-langoy lang siya na parang walang pakialam sa mundo. Maya-maya napatingin siya sa amin. Tapos kinawayan kami at niyaya sa sapa. Kahit malayo, ginitian namin yung babae at masaya kaming nagmadali. Nang makababa kami at nailapag yung mga bit-bit naming damit at mga gamit pangligo sa isang bato, hinubad namin yung aming tsinelas, sabay na lumapit sa sapa. Pero ganoon na lang ang takot na naramdaman namin nang makitang nakalutang yung babae sa sapa. Literal na nakalutang at hindi sumasayad yung paa sa tubig. Tapos, umangat yung isa niyang kamay at tinuro kami. Hinila ko agad si Kambal, pero nabitawan ko siya. Buti na lang, mas mabilis siyang kumilos kesa sa akin. Nakuha niya agad yung plastic bag na naglalaman ng aming mga gamit, pati na rin yung tsinelas ko. Nagtatakbo na kami noon paakyat. Pagdating namin sa taas, may nakita kaming matandang babae na nakatayo sa gilid ng kubo. Marahil ito yung nakatira doon. Sabi sa amin ng matanda, "Mga ineng, wala nang naliligo dyan pag ganitong oras. Delikado na. May namatay na kasi dyan.
ginahasa at iniwan yung bangkay. Nananakot ang tono ng matanda. At yun sigurong babae ang tinutukoy nito. Tulala at nanginginig kami sa takot na bumalik sa aming pwesto. Tigaon, Camarines Sur. Nakapagtinda na rin kami dito isang beses. Taong 1980s din. Gaya ng nakasanayan, nakikiligo at nakikibanyo pa rin kami kung saan-saan. Dumating yung time na ako na lang mag-isa ang naghanap ng bahay. Si Kambal kasi tinatamad noon. Dalawang kanto mula sa aming pwesto. May tumanggap sa akin. Isang may edad ng babae. Nasa mid-50s siguro. Pagpasok ko sa bahay, madilim. Kaya tinanong ko ngayon yung babae. Ang sabi niya, naputulan daw siya ng kuryente. Pinahiram niya na lang ako noon ng lampara. Tapos tinuro sa akin yung banyo. Bago ako pumasok sa banyo, may nakasalubong akong lalaki. Siguro anak ng babae. Nginitian ko ito bilang respeto. Tinanguan niya naman ako. Nakakatakot yung bahay kasi luma na tapos ang dilim pa. Pagpasok ko sa banyo, nagtaka ako kasi walang inodoro. Pero meron pala. Squat toilet bowl. Yung pantay lang sa sahig. Pagkatapos kong maligo, tinawag ko na yung babae para iabot yung bayad. Kaso hindi sumasagot, kaya naglakad ako papasok sa living room. Pero wala rin ito doon. Paglakad ko pa ng kaunti, may nakita akong kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto. May liwanag doon sa loob, kaya naisip ko baka naroon si ating may-ari. Nung makalapit ako, sumilip muna ako sa loob. Naroon nga yung babae. May mini-makeupan itong nakahiga sa parang hospital bed. Tinawag ko siya. Agad naman siyang tumayo. Tapos binuksan yung pinto. Pagkaabot ko ng bayad, tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya. Ang sabi niya, nagme-makeup daw siya. Nang patay. Yun daw talaga ang trabaho niya. Yung bahay niya raw kasi ay likod lang ng funeral home. Nanlaki yung mata ko, hindi dahil sa trabaho niya, kundi dahil yung taong minimakeupan niya ay yung nakasalubong ko bago ako maligo. Orion Bataan. Yung nakuha naming pwesto noon, nasa bayan pa rin naman. Kaso pinakadulo na kami at may mga kabahayan na. Bago nga pala kami pumwesto, nagpapaalam muna kami sa mga may-ari ng establishment o bahay. So yung napwestohan namin doon, tapat na ng bahay. Magpapaalam sana sila tatay sa may-ari. Kaya lang, walang sumasagot. Pero may tao naman daw, kasi may mga ingay sa loob na parang may nagluluto. Ang ginawa na lang ni tatay, sa barangay hall na lang siya pumunta at nagpaalam sa kapitan. Ang weird lang kasi, wala man lang lumalabas na tao doon sa bahay na yon. Dahil likas na makulit kami ng kambal ko, nagpustahan kami kung sino ang unang makakakita ng tao na lalabas dun sa bahay. Siya ang panalo. At yung talo, siya ang aako ng mga iuutos nila tatay. Ang nangyari, maya't maya kami tumitingin ni Kambal sa bahay na yon. Kahit may customer, palingon-lingon kami roon. Nakagalitan tuloy kami ni Mama. Ang sabi,
baka raw paalisin kami doon sa pwesto dahil sa mga pinaggagawa namin. Pero hindi kami tumigil. Hindi na lang kami nagpapahalata kay Mama na naglalaro pa rin kami. Lumipas ang maghapon. Bigo kami ni Kambal. Wala talagang lumalabas doon. Nung patulog na kami, may kinuwento si Tatay sa amin. Kanina raw habang nagtatabing siya ng lona, may nakita siyang mga mata na nakasilip sa bintana. Parang pinapanood daw siya habang nagsasara ng aming pwesto. Kinabukasan, ganoon ulit. Palihim pa rin kaming tumitingin-tingin ni Kambal sa bahay na yon. Kaso ganoon na naman. Wala pa rin talagang lumalabas. Halata namang may tao kasi tumutunog yung TV. Pagsapit ng gabi, alas 9, nakapagtabing na si Tatay. Gumawa kami ni Kambal ng siwang dun sa lona. Medyo nakatulog na rin nun si Mama, kaya hindi na kami masasaway. Maya-maya, dun sa may bandang kusina ng bahay, bumukas palabas yung pinto. Walang ano-ano. May mga kamay kaming nakita. Hindi namin kita yung may-ari kasi natatakpan ng pinto. Nagpapagpag ito ng basahan. Tapos ang nakapagbigay sa amin ng kilabot ay yung mga kamay nito. Nababalot ng dugo hanggang sa braso. Kitang-kita namin yon ni Kambal. Kasi napakalapit lang naman at may ilaw sa labas ng bahay nito. Umaagos talaga yung dugo at sariwang sariwa. Hindi pa doon natatapos. May inilabas pa itong plastic bag na naglalaman ng korteng bilog. May mga dugo rin yung plastic bag. Tumutulo pa. Inihagis niya yon sa malaking drum na parang basurahan. Pagkatapos nun, sinara niya ulit yung pinto. Nakasilip pa rin kami noon ni Kambal. Tapos maya-maya ulit, nakita naming may mga matang nakasilip sa bintana. Nakatingin ito mismo sa gawi kung saan kami nakasilip. Hindi umaalis yung mga matang yon. Matagal. Para bang nakikipagtitigan sa amin. Para bang alam niya na may nagmamasid sa kanya. Kinabukasan, bumalik na ulit kami sa Maynila. Kami lang ng kakambal ko ang nakakaalam nun. Hindi namin kinuwento kay Tatay at Mama. Wala akong third eye, Sir Mac. Nakatitiyak ako. Pero hindi ko alam kung bakit madalas akong nakakainkwentro ng mga mahirap ipaliwanag. Ganoon din ang kakambal ko. Madalas, nangyayari ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At kahit maraming beses na kaming nakakaranas, hindi pa rin ako nasasanay. Gumagapang pa rin ang takot at kilabot sa akin kapag naisip ko yung mga naranasan ko at yung mga susunod pa. Hanggang dito na lang po muna, Sir Mac. Sa susunod na lang yung ibang karanasan ko sa probinsya namin. Maraming salamat po.